Nagpapasalamat po ako in behalf of CBN Asia and Asia Central for Mission sa inyo sa pagbubukas po ng inyong pinto at buhay sa amin at aming pamilya. Ito po ang kauna-unahang pagkakataon ng aking mga anak ay pumarito ng Hong Kong to celebrate their birthday and also to minister to OFW families. At nakatagpo po sila ng pamilya rito sa ICA. So, thank you very much. Isa pa rin pong nais kong pasalamatan ay ang leadership ng ICA. Kasi po, ako, invited speaker lang. Di po ba? At I see to it that every time that I am invited, I will sit down with the pastor and talk to him. Ask him what is needed. Consult with him. So kung magiging effective man ang aking paglilingkod ay dahilan sa yung pastor, yung leaders, kinausap ako. Sinabi sa akin kung ano ang kailangan. Nag-pray kami, tiningnan namin. At nagluto ako at hinanda sa inyo. Parang ganito. Ako naman ay pumupunta as... Sila pastor po, pinabayaan nila ako mag-stay sa bahay nila kasi talagang yun ang gusto ko para makilala ako at lalong yung kwentuhan na marami mangyari. So may pagkakataon na sinasabi ko sa kanila, ako magluluto. So ako nagluto, sarap na sarap sila sa niluto ko. Pero pag sa bahay ko, nagluluto ako, hindi masyado nasasarapan dahil ako'y tagaluto, halimbawa, lagi na nilang nararanasan yun. Minsan mas na-appreciate po natin yung mga naiimbitahan natin kaysa yun sa nagluluto sa atin araw-araw. Meaning, ang leadership po ng ICA, ang pinoprovide sa inyo ay hindi yung pinoprovide ko lang. They are wearing too many hats. Sino mang speaker, pag pumunta rito, mag-i-speak lang siya. But they cannot create a Filipino faith community. Pinakamahirap po sa Filipino ang mag-create ng Filipino community. Pinakamahirap yan. Ang Chinese, pag pumunta sa isang lugar, may Chinese community. Ang Korean, may Korean community. Ang Filipino, walang Filipino community. Dahil nasisira tayo ng chismis, ng utang, nasisira tayo ng crab mentality, ng inggitan. Hindi ka makabuo. Kaya I would like to commend the leadership of ICA for creating a Filipino faith community. Pag sinabi sa nila sa akin sa Pilipinas, mahirap magtayo ng isang Filipino community. Ang sasabihin ko sa kanila, sa Hong Kong meron sa ICA. May magandang Filipino community roon. Na yung Filipino community doon sa ICA, it is a home far away from home. And it is a faith community. Oo. Isa itong lugar na kung saan ang buhay mo ay mabubuo, hindi masisira. They will see to it na mabubuo ang buhay mo. Hindi masisira ng pag-abroad. At yun po ang nagagawa ng taga rito na hindi magagawa ng invited. Ako, inimbitahan nyo lang ako magluto. Minsan lang ako magluluto. Pag araw-araw ako nagluto, hindi nyo magugustuhan. Silang mga naandito, they are more than teachers. They are counselors. They are security guards of your soul. Sila ang nangangalaga. Sila ang nagbabantay. Ako, hindi nyo ako kilala. Kahit sinong speaker pumunta rito, hindi nyo kilala. At hindi nyo tiyak kung mahal kayo. Ako, hindi nyo sigurado kung mahal ko kayo eh. Sure nyo ba yun? Hindi ba kayo nag-iisip? Baka nagpapapogi points lang ako. O baka mamaya, kaya lang nag-i-speak to dahil gustong mag-stay sa Hong Kong. Gustong pumunta student sa Hong Kong. Hindi nyo tiyak. Hindi nyo ako kilala. Malibang magtagal ako rito. Kilala niyo ako sa likod ng pulpit. Pero yung mga inilagay ng Diyos dito, kilala niyo buhay nila. Kilala niyo yung pinuhunan nila. Ako, ang pinuhunan ko lang sa inyo dito
panalangin, pag-aaral, at 2 oras na pagtuturo. Hindi ko pa pinupuhunan ang buhay ko. Pero ang mga nagtuturo po sa inyo at nagbabantay ng inyong kaluluwa rito, pinuhunan nila yung araw-araw dito. I mean, kung yung invited speaker na-appreciate, yung minsan nagluluto na-appreciate, dapat i-appreciate natin yung nagluluto araw-araw. Amen. So, gusto kong tumayo po yung mga nagluluto araw-araw dito. Brother Alfred, Sister Irene, si Pastor Oral, Sister May. Lahat kung alam nyong kasama kayo sa tagapagluto rito, tayo po kayo, tayo. Tayo, lahat ng mga ginagamit, lahat ng leaders po, punta kayo dito sa mga maraming tao. Huwag kayo sa likod, punta kayo rito. Bigyan po natin sila ng malakas sa palakpak for doing a good job. Tayo kayo, huwag kayo mo po, tayo. Okay? Habang pumapalakpak tayo, mga nasa paligid po nila, lapitan sila, masahihin sa likod, sabihin sa kanilang, you're doing a good job, thank you. Thank you, masahihin niyo sa likod, ipat niyo sa likod. You're doing a good job, thank you. Kahit na si Pastor Oral po ay merong, ano yan, yung massager sa bahay, yung uupo ang mamasahe, maganda yung masahing ano eh. Amen. Amen po ba mga kapatid? Sa bukas po, uwi kaming mag-anak at nagpapasalamat po kami sa pagbubukas po ninyo ng puso at isip po ninyo sa amin, ng inyong buhay. Pero lagi pong sinasabi ko, pag mayroong mga speaker, dapat yung mga speaker, nagkakatulungan sila ng pastor dahil pag alis niya, kailangan kung ano man na ituro, yun ay maiiwan doon sa mga leader na naandun talaga. So, i-appreciate po natin sila. This morning, I would like to share to you something that is very close to my heart. Masyadong mahalaga ho sa puso ko to. The Lord has been dealing with me regarding this. And this is about reading, rewriting, and reinterpreting our life story. Actually, this is the old PowerPoint I made. Kaya yung nasa outline po ninyo ang mas bago. Yung hindi po naisalin sa USB ko yung reading, reviewing, and rewriting our life's story. Ang layunin po nito ay upang makita po natin na ang pinaka-importanting kwento sa buhay natin ay yung kwento mo. Merong ugali po tayo na tayo mahilig sa kwento ng iba. Yun ay nagiging chismis. Dahil meron tayo minsang kaisipan na pagka mas malala ang kwento ng iba, nagiging hawaan na tayo doon sa sakit ng kwento ng buhay natin. Mas malala pala siya. Buti naman ang asawa ko nang bubugbog lang. Ang asawa niya, nang bubugbog na, lasinggero pa, hindi na nagbibigay ng pera. Buti ang asawa ko kahit nang bubugbog, nagbibigay ng pera. Yun sa pagkukwento ng buhay ng iba, nakakaranas tayo ng kaginhawaan ng kukonte in a unhealthy way. That is not right. Ang dahilan kasi hindi mo maharap yung kwento mo. Mas magandang pagkwentuhanan yung kwento ng iba. O kaya naman yung addiction na bago ngayon. Yung addiction sa mga telenovela sa Pilipinas na yung kwento doon natatapos in 30 minutes. Pero ang buhay natin, kung meron tayong mga bagay na hindi matapos, hirap na hirap tayo, hindi natatapos isang araw, isang linggo, isang buwan, minsan isang taon. Kaya yung umupo ka sa telenovela ay parang nagdudulot sa iyo ng kahit kakaunting ginhawa doon sa nakakapagod na kwento ng buhay mo. So, ang intention po nito ay para ipakita sa inyo, the most important story is your story. Kasi yung istorya ng iba, hindi mo mababago. Yung istorya mo, mababago mo. Yung istorya ng iba, hindi mo sasagutin sa Diyos. Siya sasagot sa Diyos sa istorya ng buhay niya. Yung istorya mo, yan ang sasagutin mo sa Diyos. Kaya dito, ang layunin ko po yun ay upang tingnan natin yung halaga ng ating istorya, the importance of our story. And secondly, I would like to share this para baguhin natin yung nararamdaman natin sa istorya natin. Ayaw mong harapin, ayaw mong tingnan. Wala kang excitement sa buhay mo, kaya naghahanap ka ng excitement sa babae, sa alak, sa bisyo, sa kung ano-anong magpapahay.
sapagkat yung buhay mo, depressing tingnan. Walang excitement doon. Ang layunin po nito ay para ipakita sa inyo na you should be excited about your own life. Yan ang pinakamagandang kwento. Yan kasi ang kwento na ginagawa ng Diyos. At baka kaya ka hindi excited kasi iba ang gumagawa ng kwento ng buhay mo, iba ang may hawak ng script, hindi ikaw. O baka naman ang may hawak ng script ay ikaw. Ikaw may hawak ng ballpen pero hindi pa rin maganda nangyayari. Excited ang buhay, exciting ang buhay pagka ang Diyos ang may hawak ng ballpen. Pagka sinuko mo sa Diyos, ikaw na magsulat, Panginoon. So kung ang buhay natin ay kagaya ng libro, merong mga beginning, middle, and closing chapters. May mga sumpisa. Parang libro. Tinatawag ko yung pagkabata hanggang pagkabinatilyo, yun yung beginning chapters. At sa beginning chapters, ang karamihan na scriptwriter dyan ay yung mga parents natin. Di ba? Sila nagsasabi ng pangalan mo. Sila nagbigay ng pangalan mo kung saan school ka mag-aaral. Sila ang maraming dapat. Pero yung pagkabinata na mag-aasawa ka hanggang sa ikaw ay dumating sa kalahatian ng buhay mo, kung mabubuhay ka ng 80 hanggang 40, yung kalahati, kung mabubuhay ka ng 70, pagdating ng 35, kalahati na, yun yung pong early adulthood. Early adulthood, hanggang sa ang mga anak mo ay magbinata na. Early adulthood years to middle years. At the middle chapters, ako po'y nasa middle years ko na. 45 na ako this year. Kung bubuhayin ako ng 60, lagpas na ako sa kalahati. May natitira pa akong 1/4. Tapos na yung first half ng buhay ko. Yung late adulthood, yun po yung closing chapter, late adulthood, yung pass your paper, finish or not finish. Yung meron ka ng 20% discount sa Mercury Drug sa Manila. Yun yung closing chapter, finish or not finish. Nasaan ka na ba ngayon? Sa chapter ng buhay mo, nasaan ka na? Sana wala akong marinig na magsasabing nasa childhood. Ha? Nasa early adulthood ka na. Nasa kalahatian ka na ng buhay mo. Kung titingnan natin ang ating buhay bilang libro, may mga chapter dyan na madaling basahin. At mayroong chapter dyan na mahirap basahin. May mga chapter dyan na natapos na ng period at exclamation point. Ito yung mga chapter na gustong-gusto mo ikwento sa iba. Pag nag-reunion kayo, lagi itong napag-uusapan. At pagka may kaibigan ka, ito lagi mo kinukwento sa iba. Ito yung mga chapter na madaling basahin, madaling ibigay interpret, i-interpret. Ito yung chapter na ang Diyos, napakalinaw ng ginagawa niya. Napakalinaw ng ginagawa niya. Meron din namang mga chapters na hindi tapos sa period o exclamation point. Mga chapter na natapos sa question mark, comma, ellipsis, tuldok. Walang closure. Hindi mo alam kung ano nangyari. Hindi mo alam kung abangan sa susunod na kabanata. Ito yung mga chapter na hindi natapos, parang hindi tapos. Ito po yung mga chapter na ayaw nating ipabasa sa iba. Ayaw mong makita. Hindi mo mga malaman kung ano ang interpretation eh. Ito yung mga chapter na nakatago, naka-stapler, naka-masking tape. Gusto mong pilasin, hindi mapilas-pilas. At lagi mong tinatanong si Lord, bakit ba may chapter na ganyan, Lord? Ay, may pakita sa iba. Kasi ikaw mismo, hindi mo maisip kung ano ang kahulugan noon. Sino ba ang dapat magbasa, mag-review, magsulat, mag-interpret ng kwento ng buhay natin? Sino? Yung mga mahal mo sa buhay? Sila ba yung nagbabasa? Sila ba yung co-stars lang o sila ang nasa starring role? Sila yung nagsasabing dapat di ganito ka, dapat ganito ka, dapat ganito mangyari sa buhay mo, dapat ganito mangyari, dapat ito gawin mo, dapat ganito decision mo, dapat ganito to. Sila ba yung may hawak ng script? Yan ang problema na maraming OFW. Sila gumagastos, iba ang sumusulat ng kwento. Kung ano sinulat nila, gastusan mo.
Hindi sa Hong Kong, sa Japan lang po yun. Sila nagsasabing dapat ganito at pagkatapos magpadala ka. Ikaw ang pakiramdam mo, ang papel mo sa buhay, sila ang nagsusulat, ikaw ang gagastos nung kanilang isusulat. Sila magbibigay ng direksyon, ikaw ang gagastos doon sa direksyon na gusto po nila. O ang sumusulat dapat at nagbabasa ng buhay mo ay ikaw. At matagpuan mo na ikaw ay co-author lang. At makita mo na ang daming nangyayari sa buhay na hindi mo pinlano. At ang daming mga bagay na pinlano mo ang hindi nangyayari. At ma-realize mo na tila may ibang sumusulat, hindi ako. Sa mga bagay na pinlano, na hindi nangyari, it only goes on to show na hindi ka may hawak. Di ba? Sa mga nangyayari na hindi mo pinlano, blessing man yan o hindi, it shows that you are not the writer. O panghuli, makumbinsi ka, ikaw Panginoon ang sumulat. You are the author and the finisher of our faith. Nung nandun pa ako sa tiyan ng nanay ko, ang materyales galing lang sa kanila. Ang ilong ko galing kay tatay, ang kulay ko galing kay nanay, ang buhok ko galing kay ganito. Pero ikaw namili. Namili kung alin ang dapat ilagay sa akin. Kaya buhat sa simula hanggang sa petsa ng iyong pass your paper, hindi ikaw ang may hawak. Kitang-kita mong hindi ikaw ang may hawak. Merong Diyos na nagsusulat. Tingnan natin ang buhay ni Joseph sa Biblia. Si Joseph, pagkatapos mamatay ng kanyang tatay, Joseph and his brothers reviewed the past, reinterpreted the present, and previewed the future. Kailan ba dumadating ang panahon na ating tinitingnan yung kwento ng buhay natin? Pagka may nangyaring pangit. Pagka mayroong chapter na matatapos. Yung pinakanuno, yung pinakalolo, natapos na ang chapter. Namatay na siya. Lagi, pagka may namatay, doon tayo nag-uumpisang alalahanin ang nakaraan. Doon natin ini-interpret yung ngayon, doon lumalabas yung sama ng loob natin kay paboritong anak. Doon lumalabas yung sama ng loob natin sa namatay. At saka natin iniisip ngayon, paano kaya tayo sa future? Wala na tayong batian, magsaulian na lang tayo ng kandila. Pagka may namatay. Tingnan natin kung paano binasa ni Joseph ang kanyang buhay at paano niya nabigyan ng kahulugan ng kanyang buhay. Isa, yung grupo ng kapatid ni Joseph at isa, si Joseph. Paano nila tinignan ang kanilang buhay? Genesis chapter 50, verse 15, ang text po natin, realizing that their father was dead. Joseph brother says, nag-meeting-meeting yung magkakapatid. Wala si Joseph. What if Joseph still bears a grudge against us and pays us back in full for all the wrong that we did to him? So they approach Joseph saying, your father gave this instruction before he died. Say to Joseph, I beg you, forgive the crime of your brothers and the wrong they did in harming you. Now therefore, please forgive the crime of the servants of the God of your father. Joseph wept. Umiyak si Joseph nung narinig niya sa mga kapatid yon. Dalawa ang iyak niya. Ang una yung iyak niya na namatay ang kanyang tatay. Pangalawa ang iyak niya na yung mga kapatid niya, ganun pa rin ang sinasabi tungkol sa kanya ngayon. Hindi nagbago after all those years. Joseph wept when they spoke to him. Then his brothers also wept, fell down before him and said, we are here as your slaves. But Joseph said to them, do not be afraid. Am I in the place of God? Even though you intended to harm me, God intended it for good in order to preserve a numerous people as He is doing today. So have no fear. I myself will provide for you and your little ones. Huwag kayo matakot. In this way, He reassured them. Inulit niya ulit yung pagbibigay ng katiyakan na hindi ako gaganti sa inyo. He reassured them, speaking kindly to them. Hindi ako yung iniisip nyo. Hindi ako yun. Speaking kind. Tingnan natin yung mga, sa buhat sa salita, makikita mo kung ano ang kahulugan nila sa buhay. Buhat sa pakikinig mo sa kwento ng tao. Ito ang kwento, unang statement. What if Joseph still bears a grudge against us? Paano kung si Jose, yung kapatid natin, may sama pa rin ang loob sa atin? Paano kaya? Nagkukwento sila. Ano ang pagbibigay nila ng kahulugan sa pagpapatawad ni Joseph? Ang habang panahon na nagtagal,
binatilyo si Joseph, ibinenta nila. Gumawa sila ng kwento tungkol kay Joseph. Pinaniwalaan ng tatay, nakalimutan na siya. Yung mga panaginip ni Joseph, tila hindi mangyayari sa buhay niya, naluluhod ang mga kapatid, naluluhod ang pamilya. Pero isang araw dumating ang panahon, inangat siya ng Panginoon. Nung inangat siya ng Panginoon, nagkita ulit sila magkapatid, pinatawad ni Joseph. Pinetisyon ni Joseph ang kanyang mga kapatid. Buhat doon sa lupain, pinapadala niya sa Hong Kong. Nung pinadala niya sa Hong Kong mga kapatid, ginawa niyang residente lahat ng kanyang kapatid. May kapangyarihan siya. Binigyan niya ng hanap buhay, binigyan niya ng lahat. Pero pagkatapos mamatay ang tatay, ang isip nila, dati pa rin, nandun pa rin yung sama na loob. What if Joseph still bear grudge against us? Naranasan mo ba yun na dumaan na ang mahabang panahon, ang dami mo nang pinagbago, hindi nagmahal ka na ng nagmahal, pero ang tingin pa rin ng iba, may sama ka ng loob sa kanila. Hindi ka pa rin nagbago. Anong ibig sabihin po nitong interpretation? Mukha yatang sa kanilang mga pangungusap, it appears that the past is still haunting them. Minumulto pa rin sila ng kanilang ginawa ng nakaraan. Kaya bulag sila doon sa ginagawa na ni Joseph. Ibang-iba na ginagawa na ni Joseph, pero hindi nila makita yon sapagkat yung multo ng nakaraan, yung ginawa nila sa nakaraan, ang nakikita pa rin nila. They are still living in the past. Number two, it seems they are not sure if Joseph sincerely forgave them for what they did to him in the past. Hindi sila tiyak kung si Joseph nga ay nagpatawad na. Hindi sila sigurado. Bakit hindi sila sigurado? Kasi iniisip nila na baka si Joseph nagpatawad lang sa kanila dahil sa tatay. Kasi sabi nila, baka tayo pinatawad dahil lang kay tatay. Pero bandang huli, baka kaya sila nagdidiskumpiyado na hindi sila pinatawad, maaaring kasi wala naman talagang nakalagay na humingi sila ng tawad. May nakita ba kayo sa Biblia na humingi sila ng tawad? Nung nakita ni Joseph na si Judah ay tumayo, ang sinabi ni Judah itong pangalawang panganay na gumawa ng kwento sa tatay, kinuha yung damit at sinabi, "Is this Joseph's? Do you recognize this?" At sabi ng tatay, "Damit ni Joseph yan." Kahit sila naglagay ng dugo ng kambing, dugo ni Joseph. Pinabayaan nilang maniwala ang tatay nila sa mali. Tumayo na itong pangalawang panganay, nagbago na, punong-puno ng pagsisisi. Huwag niyo na pong kunin ang aking kapatid. Kasi may kapatid na kaming nawala at halos ikamatay ng tatay ko. Pag itong kapatid kong ito, kinuha niyo na po. Ikamamatay ng tatay ko at hindi ko kayang bumalik doon. Kung po pwede ako na lang ang alipin, wag na ito. Nung makita ni Joseph, sabi niya, "I am Joseph, your brother." At nagyakapan sila. Pero yung mga kapatid, wala kang makikita, humingi sila ng kapatawaran. So, sila ang may bagahe, hindi si Joseph. Si Joseph nagpatawad, hindi sila sigurado. Bakit? Kasi hindi naman sila talaga humingi ng kapatawaran. Yun yung tinatawag nating unilateral forgiveness. Kahit hindi humihingi ng sorry, patawarin mo na. Ikaw, wala ka ng bagahe, wala ka ng karga sa puso mo, pero yung pinatawad mo, meron pa rin siyang karga sa puso niya. At minsan, kahit na dumating yung panahon, minsan kahit na dumating, na bago na, iba na ang ginagawa mo, nakalimutan mo na lahat, ang tingin nila, baka mamaya, may sama pa rin ang loob. Bulag ka sa ginagawa ngayon, sapagkat ang nakikita mo, yung ginagawa pa rin noon. Ang ginawa mo noon. Pangalawang statement, your father gave this instruction before he died. Say to Joseph, "I beg you, forgive the crime of your brothers and the wrong they did in harming." So hindi humingi ng kapatawaran ng mga kapatid. They did not ask for forgiveness. Sino ang humingi ng forgiveness? Yung tatay. At sabi nito mga kapatid nito, pagkatapos mag-meeting sila, "What if Joseph still bears grudge against us?" Pumunta sila kay Joseph at sabi-sabi sa kanila, "Your father," alam mo yung dysfunctional family talaga to. "Your father, di ba our father, di ba tatay natin,
Nakita niyo ba yan, yung ganyang mga sistema sa dysfunctional family? Yung pamilyang magulo, eh, pagka yung mag-asawa may problema sa anak, hoy, yung anak mo. Hindi na, yung anak natin. Pagka mabuti ang ginagawa ng anak, anak ko. Yung anak ko, nagana sa honor siya yung anak ko. Ang galing ng anak ko. Anak niya lang, hindi anak ng asawa niya. Pero pagka yung anak eh, nag-addict, nag-problema, nagpabuntis, hoy, yung anak mo, may problema, muwi ka na rito. Anak mo na. O di ba yung mag-asawa rin, pagka may problema sila mag-asawa, sabihin mo nga sa nanay mo. Ay, punta mo sa nanay mo, sabihin mo sa nanay mo. Sasabihin naman ng nanay, sabihin mo sa tatay mo. No? Ganito na ito, dumating na sila sa puntong lumitaw pa rin yung dating dysfunction. Your father gave this instruction before he died. I beg you, yung tatay na nagmakaawa, yung tatay na nagmamakaawa ko sa Joseph, patawarin mo ang mga kapatid mo sa krimen na ginawa nila sa iyo. Pinalabas nilang patay ka, pinalabas nila yon. Sa inggit nila na ikaw ang paborito, patawarin mo ang mga kapatid mo. Ano ang ibig sabihin po nito? Mukhang ang tingin ng mga kapatid, ang pagpapatawad ni Joseph ay conditional. Si tatay kasi may sabing patawarin eh. E ngayon patay na si tatay. Baka mamaya maalala niya. Pangalawa, he only forgave his brothers because of his father's instruction. Now that Jacob is dead, Joseph might exact revenge upon his brothers. Ngayon patay na si tatay, baka masyadong matindi ang grief. Masyado nakita nila yung iyak ni Joseph. Sa tindi ng iyak ni Joseph, sa halip na magyakapan sila magkakapatid, nag-isip sila, ang tindi ng iyak niya, siguro baka naalala niya yung 16 years na nawala siya sa bahay. 16 years dahil sa kalokohan natin, nawala siya sa bahay. Hindi sila nagkasama ni Ama sa loob ng 16 na taon. Tapos nung napetisyon na si Ama, saglit lang na panahon nandito sa Hong Kong, namatay na. Saglit lang sila ng panahon, nagbawian, nagbanding, tapos namatay. Naku, ang sakit na loob niyan, baka mamaya gumanti sa atin. Dahil ninakaw natin ang 16 na taon ng kanyang buhay. Yun yung ibig sabihin ng your father instructed you, please forgive the crime of your brothers. Yung mga statement na yon, tingnan natin. Let's interpret their interpretation. Una, maliwanag na maliwanag, they have not resolved the past yet in their hearts. Nasa 2010 na sila, ang puso nila nasa 1995. Po pwede ba yon? O pwede yun. Ang tagal-tagal na, ang tagal-tagal ng dumaan ng panahon, sa puso mo, sariwa pa rin yun. Di ba, lipa sana yung sugat, yung sampal, ilang araw lang mawawala na ang pasa. Di ba? Yung black eye, ilang araw lang mawawala. Pero yung sugat sa damdamin, 1995 na yan, yung masakit na salitang sinabi sa'yo, yung panliliit sa'yo, yung ginawang pangit sa'yo, nasa 2010 ka na kapatid. Pero nandun pa rin. Posibleng nandito ka na, ang puso mo nasa nakaraan pa rin. Huminga kayo ng malalim. Sabi ko, hinga, hindi buntong hininga. Ang narinig ko, buntong hininga, meron pang, hi! They interpreted Joseph's life with fear in their hearts for the future. Dahil hindi nila naayos yung nakaraan, nag-aalala sila sa kinabukasan. Baka may sama pa siya ng loob. Na-promote na yan. Siya ang may dollar. Siya ang mayaman. Siya may kapangyarihan. Nakakatakot na yung kapatid nating yan. Hindi nila nakita ang pagmamahal. Ang nakita nila yung takot. Dahil ba, meron silang nakita kay Joseph na dapat katakutan? Wala! Pero dahil lang po sa meron silang bagay sa puso nila na hindi naayos. Hindi po ba? May bagay sa puso na hindi naayos.
Pagka meron tayong bagay sa puso na hindi naayos, yung mga chapter sa buhay natin na puro question mark, hirap na hirap kang pumunta sa susunod na chapter. Ang dala-dala mo sa susunod na chapter, question mark pa din. Kaya kahit ang dami-dami ng period, ang dami-daming exclamation point na ginagawa na ang Diyos sa buhay mo, hindi mo pa rin makita sapagkat yung puso mo, yung salamin mo sa mata, may question mark. Kaya lahat ng makita mo, puro question mark pa rin. Nintindihan po na, hindi na siya ganun. Ang asawa mo, hindi naman ang bababae. Pero dahil ang tatay mo ng babae noon, ang tingin mo sa asawa mo, baka man babae. Yung nakaraan, humahabol sa ngayon. Ang ginagamit mong salamin para maintindihan yung ngayon, yung salamin doon sa nakaraan. Ang nakakagulat, number 3, sa interpretation nila, ng buhay nila, ni hindi man lamang binanggit ang Diyos. Hindi binanggit ang Diyos. What if Joseph still bear grudge against us? Nagkwento-kwento sila. O nga, paano yun, ano? Pagkatapos nang humarap sila kay Joseph, your father instructed you. Please forgive. Nakita nyo bang may binanggit silang pangalan ng Diyos? Wala. At ang mabigat, pagkatapos noon, na hindi nila binanggit ang Diyos, instead of falling down before God, they fell down before Joseph. We are your slave. Huwag ka nang gumanti sa amin. Si Joseph umiyak. Ibang klaseng iyak. Ang iyak niya hindi na dahil sa namatay ang tatay niya. Ang iyak niya ngayon dahil hindi pa rin nagbabago ang interpretation nila sa buhay ko. Hindi pa rin nagbabago. Yung pa rin nila, ang tingin nila sa interpretation sa buhay. Ganun po yung maraming tao na hindi po isinama ang Diyos sa kwento ng buhay nila. Hindi nila nakita ang Diyos sa kwento ng buhay nila. Sa halip na sila'y lumuhod sa Diyos at sumuko sa Diyos, susuko na lang sila sa kinatatakutan nila. Susuko na lang sila sa kinakatakutan nila. Yan yung pong interpretation ko dun sa mga statement nila. Tingnan naman natin po yung kay Joseph. Ang tugon ni Joseph, interpretation ni Joseph sa buhay niya. Sabi niya, am I in the place of God? Sagot niya sa mga kapatid niya. Sa Hebrew po, mas maliwanag. Am I still between you and God? Hindi niyo pa ba nakita ang Diyos? Dahil ang mata niyo nasa akin? Ako pa rin ba ang nasa pagitan ninyo at ng Diyos? Kaya ang dami nang nagbago sa buhay, hindi pa rin nagbago ang tingin ninyo. Kasi hindi nyo nakita ang Diyos. Kaya hindi nyo nakita yung pagpapatawad ko. Kaya hindi nyo nakita kung ba't ako pinromote ng Diyos. Kaya hindi nyo nakita kung ba't nilagay ako ng posisyon sa dito. Kaya hindi nyo nakita ang dahilan ng taggutom. Hindi nyo pa rin pamakita ang Diyos. Ibig sabihin, nung sinabi ito ni Joseph, gusto niyang umalis doon sa gitna ng kapatid niya at ng Diyos at makita nila ang Diyos. Amen po ba mga kapatid? Isa siguro po sa mga problema, tapatin na natin ang Diyos, tapatin na rin natin ang sarili natin minsan, kaya hindi makita ng Diyos. Kaya yung mga kamag-anak natin sa Pilipinas, hindi nila makita ang Diyos dahil ang tinitingnan nila ikaw. Tanungin mo ngayon katabi mo, totoo ba yung sinasabi ni Pastor? Tanungin mo, tanong. Sagutin niyo kung totoo. Diba? Kaya hindi nila makita ang Diyos kasi pagka ng problema sa sila, sa halip na sila'y lumuhod sa Diyos, nagte-text sila sa'yo. Sa kanila sa iyo sila nananalangin. Sa iyo sila humihingi. At ikaw naman ayaw mong umalis between them and God. Ayaw umalis sa gitna. Kaya ayaw mong umalis sa gitna dahil dating di ka paborito, ngayon paborito na ako. Medyo mo na.
Dating hindi ka pinapansin, ngayon pinapansin ka na. Dating wala ka sa ganung pwesto, ngayon may pwesto ka na, ikaw na bida. Pero ang may hawak ng script, akala mo ikaw ang may hawak pa rin ng script. Sila. Gusto mo ba na yung mga kamag-anak mo sa Pilipinas makita nila Diyos? Gusto niyo po? O umalis ka sa eksena. Tumabi-tabi ka. Sabihin mo sa kanilang, am I between you and God? Nandoon ako sa Hong Kong dahil sa Diyos, hindi dahil sa inyo. Diyos ang nagbukas noon. Am I between you and God? Akala ko po sa totoo lang, akala ko sa Catholic Church lang yung may ina ng laging saklolo. Akala ko talaga ganun. Pag naririnig ko yung mga kwento ng mga kapatid natin sa church, parang ba, ito pa yung ina ng laging saklolo, no? Kulang na lang magsabing Abaginoong Maria. Sabi ko, sinanay kasi. No, sinanay kasi. Ina ng laging saklolo, sinanay kasi. Sinanay nila, tayo mismo minsan ang nagsasanay sa kanila na, pag kami problema kayo, tawag lang ha. O ngayon tawag ng tawag, hirap na hirap kayo. At ngayon dumadating sa puntong, am I between you and God? Inamin ni Joseph, baka kaya hindi niyo makita ang Diyos dahil hanggang ngayon, ako pa rin ang nasa gitna. Gusto mong makita ang Diyos sa buhay mo? Tumabi-tabi ka. Amen. Parang may kaaway na yata ako doon. Gusto niyo makita ang Diyos? Tumabi-tabi ka. Baya mong siya makita. Si Joseph, binigyan ng interpretation yung kanyang early life. Yung childhood hanggang binatilyo, yun yung chapter ng suffering and survival. Noong pinagpala na po siya ng Panginoon, ang sabi po niya, ang anak ko, nagkaroon siya ng anak sa abroad, nakapag-asawa siya sa abroad. Yung panganay po niya, inilabas, nung inilabas ang panganay niya, naalala niya yung panganay nila, yung kuya niya. Niisip niya, kung itong anak nito ay magiging kagaya ng panganay nila. Traumatic sa kanya ang panganay. Mm-hmm. Pero nakita niyang pinagpala ako ng Diyos. Pinagpala na ako ng Diyos ngayon. At sa tindi ng pagpapala ng Diyos sa akin, halos wala na akong nararamdaman na sama ng loob sa nakaraan. Kaya pinangalan niya ang kanyang anak na Manase, na ang ibig sabihin, God has made me forget all my hardship and all my father's household. Ang Diyos na nagpala sa kanya ang tumulong sa kanyang makalimot. Ang nalimutan niya, hindi yung eksena. Naalala niya lahat ng eksena. Ang nawala sa kanya ay yung damdamin ng sama ng loob. Sapagkat nakita niya na meron palang isinusulat, idinodrawing ang Diyos doon sa early chapters of his life. Lahat ng suffering, nakita niya ang Diyos. Lahat ng survival na nakarao siya, nakita niya ang Diyos. Kaya habang tinitingnan niya yung kanyang anak, nakikita niya, God has made me forget. Itong panganay na ito magiging ibang-ibang panganay kaysa sa panganay namin. Yung panganay namin, siya paglilingkuran. Itong panganay na ito, siya maglilingkod. Yun nga po nangyari kay Manase. Yun namang early adult years, noong nagbinatilyo na siya at nagpunta na siya ng Hong Kong, kay Egypt pala, punta na siya ng Egypt, yun yung kwento na nakaraos siya sa hirap, survival, at pinagtagumpay siya. Nagtagumpay na siya. Sa bahay ng kanyang ama, paborito siya. Habang paborito ka, galit naman lahat ng kapatid sa'yo. Di ba? Mahirap maging paborito. Gusto niyo bang maging paborito? Siya ang paborito. So pinatapon siya. Early years, dun sa Egypt, makikita natin, nagkaroon siya ng anak. Yung pangalawang anak niya, pinangalan na niyang Ephraim. May Ephraim tayo sa church ito. Ang ibig po sabihin, God has made me doubly
doubly fruitful in the land of my suffering, in the land of my misfortune. Ang tingin niya, ang Egypt, land of suffering. Pero yun yung US nung araw. Yun ang Hong Kong nung araw. Egypt. Pero wala. Ang sinasamba nila rito ay mga Diyos-Diyosan. Ang mga sinasamba nila rito, pera. Ang sinasamba nila rito, pleasure, kalayawan. Hindi Diyos ang sinasamba rito. Pero doon sa lugar na kung saan siya nagsuffer, binless siya ng Diyos. At pinangalan niya ang anak niya na Ephraim. God has blessed me in the land of my affliction. Ang tingin niya ang Egypt, land of suffering. At kung pinagpala siya, hindi siya pinagpala dahil Egypt. Dahil ang karanasan niya sa Egypt, pangit. Lala niyo? Up and down sa kanyang karanasan. Pero sinabi niya, God has blessed me. Ang meaning, hindi Egypt ang nag-bless sa akin. Ang Diyos ang nag-bless sa akin sa lupain ng aking kahirapan. Kahit ito, lupain ng kahirapan, kaya pa rin akong pagpalain ng Diyos. At ang Diyos ang sinasabi kong nagpapala sa akin, hindi Hong Kong. Amen? At yun ang dapat malaman ng nasa Pilipinas. It is God who blesses us. Hindi po Hong Kong. Dumating yung panahon na bago siya ma-promote. Naalala niyo po ba na bago siya ma-promote, ang dami munang nagtago muna ang Diyos sa kanya? No? Dalawa pong sitwasyon sa buhay laging meron. Yung isang sitwasyon, ay yung ang Diyos hindi nagtatago, yung kitang-kita mo siya. Yung kitang-kita mo siya. Di po ba? Mm-mm. At yung isang sitwasyon, yung para siyang nagtatago. Na ang hinihintay niya naman, may ipakita ka. Ikaw naman ang dapat may ipakita sa panahon ng kanyang pagtatago. At yung panahon ng pagtatago na yon, nakita ko po parang paulit-ulit. Napansin niyo ba ang buhay, meron niyang paulit-ulit na sitwasyon? Iba lang ng papel, iba lang ng lugar, iba lang ng kausap, pero pareho din ang issue. Nung nakatira siya sa bahay ng kanyang tatay, kinainggitan siya. Sa Egypt, kinainggitan siya. Nakatira siya sa bahay ng kanyang tatay, ginawan siya ng kwento. Nung nasa abroad na siya, ginawan na naman siya ng kwento. Nasa bahay siya ng kanyang tatay, itinapon siya sa balon. Nasa Egypt siya, tinapon din siya sa bilangguan. Nasa bahay siya ng tatay niya, nagawan siya ng kwento, nakalimutan siya. Dito sa Egypt, may kausap siya. Sabi niya, huwag mo akong kalilimutan. Nakalimutan nung na-promote na. Bakit ganun na iba na lang ng lugar, iba ng mga tao, iba ng mga iba ang mga personalities, pero pareho din. Bakit paulit-ulit din? Sabi sa akin ng kaibigan ko, Sir, bakit ba ganyan ang Diyos? Ang daming mga bagay sa buhay natin na pinauulit-ulit niya. Oh, nagpapakita lang yun na hindi tayo may control. Sabi ko, bakit nga ganun? Sabi ko, naalala ko nung grade 1 ako, sinusuli ng teacher ko yung papel ko, sinasabi, bagsak ka, ulitin mo. So minsan siguro, kaya pinuulit ng Diyos, bagsak grade natin. Tama. Baka hindi ka pumasa. Pero nung nag-MA na ako, may pagkakataon, nag-MA na ako, nagpasa ako ng paper sa teacher ko, isinawalo niya sa akin, nilagyan niya ng 1.75. Ako dapat matuwa noon. Ang sabi niya sa akin, ulitin mo yan. Bakit sir? You can do better than that. May ilalabas ka pa, may itataas pa grade mo dyan. Kilala kita, may itataas ka. So minsan, kaya inuulit-ulit ng Diyos yung mga sitwasyon sa buhay, may itataas ka pa. Alin ang gusto mo sa dalawa? Ulitin dahil bumagsak ka? Ulitin o dahil meron ka pa itataas? Inulit ng Diyos at kailan lang huminto yung pag-ulit? Kailan lang hindi na ulit? Nung dumating ang panahon na pinaalala ng Diyos doon sa kaibigan ni Joseph noong si Parao na naginip. Ano na naginip sa Parao? Hindi na makatulog ang buong bayan. Sinabi niya sa kapatid niya doon sa ano. Sino kaya makakapag-interpret? Tinawag niya na lahat ng pupwede mag-interpret. Walang magsabi. Biglang naalala nitong kaibigan. Naku po, may pangako ako doon sa isang mama. Isang OFW na nakakulong. Pangako ko sa kanya. Babanggitin. Sige, magaling siya.
mag-interpret. Kaya ako nabalik sa posisyon dahil sa interpretation niya. Itong si Joseph, inahitan, pinapogi, dahil laharap sa hari, humarap siya sa hari na mukhang puyat, at sabi ng hari, hindi ako makatulog. Sabi sa akin, ikaw daw magaling mag-interpret ng panaginip. Si Joseph, hindi siya yung, yes, ito na panahon ko. Ito na promotion ko na. Ito na. Ha, makikita niyo lahat. Hindi siya ganun. Ang sabi ng Bible, it is not I. Sa lahat ng kahirapan, ng survival, suffering survival, papunta na siya sa success. Nung papunta na siya sa success, na pwede niya na yakapin ng success, ang sinabi niya, hindi po ako. Ang Panginoon. Ang Panginoon magbibigay ng interpretasyon. Pinahinog siya ng Diyos na makita niya na ang bawat chapter, ang Diyos ang sumusulat. It is not I, it is God. God will give you a favorable answer. Amen. Sana sa lahat ng suffering at survival natin, makita natin ang Diyos. It is not I, it is God. Kaya ako nakaraos, kaya ako natuto. Sumunod, sa early life in Egypt, nagkaroon din siya ng anak. Ay, nasabi ko na po yun. Sumunod po, yung interpretation niya nung nasa gitna na siya ng buhay niya hanggang sa malapit nang matapos. Natapos na siya sa suffering and survival. Yung mga kapatid niya, na-petition niya na sa Hong Kong. Nabigyan niya na ng trabaho. Siya ngayon ang second in command. Ang naranasan niya, success and significance, nakalimutan ba niya ang Diyos? Hindi. Kung nasanay kang makita ang Diyos sa hirap, sanay ka nang makita siya sa tagumpay. Siya yun. Siya yun. No? At kapag nakita, nagtagumpay ka, hindi mo nakita ang Diyos, mawawalan ka ng significance. Hindi mo mararanasan yung significance. Lahat ng buhay may suffering and success. Ang mahalaga, ano ba ang significance ng suffering? Ano rin ang significance ng success? Ba't ako pinadaan ng Diyos doon? Hindi dapat mag-period sa success. Abnormal ang buhay na laging success. Abnormal ang buhay na laging suffering. Lahat tayo binibigyan ng share ng suffering at share ng success. Amen po ba? At ang ating tanong, ano significance ng lahat ng ito, Panginoon? Ano ang significance? Ano kahulugan itong lahat ng ito? Lagi ko pong sinasabi yan at lagi kong panalangin. Lagi kong sinasabi sa iba, God give us enough success to keep us going. And give us enough failure to keep us humble. At alam ng Diyos yung sukat ng success para sa iyo to keep you going. At alam ng Diyos yung sukat ng failure to keep you humble. I'm not aiming for success, maiksi lang ang buhay ko. I am aiming for significance. Na pag namatay ako, ang buhay ko ay nagkaroon ng kahulugan at kabuluhan. Nabubuhay ako para sa kabuluhan. Hindi sa tagumpay. Gamit lang yun. Hindi suffering. Gamit lang din yun. Those are tools by God. After Jacob's death, ang sabi niya sa mga kapatid niya, am I in the place of God? Hanggang ngayon ba di niyo pa rin makita ang Diyos? Sinabi niya, binigyan niya in a nutshell ano yung interpretation niya sa buhay niya nung bata tayo. You intended to harm me. Hindi niya sinabing, nakalimutan na natin yung nakaraan. Huwag na natin pag-usapan yun. Bless na ako. Hindi, sinabi niyang, nung bata ako, tanggapin na natin, masama yung ginawa niyo sa akin. Alam niya yung chapter na yun. Hindi niya binabago yung totoong nangyari. Ang binabago niya yung damdamin dun sa chapter na yun. Ito talaga totoong nangyari. Masama ginawa niyo sa akin.
But dahil merong Diyos, God intended it for good. Lahat ng masamang ginawa niya sa buhay ko, pwedeng gawin ng Diyos na mabuti. God intended it for good. At mabuti ginawa niya yun sapagkat nung una, akala ko ako ang bida. Yung panaginip ko, nagalit-nagalit kayo, naluluhod kayo sa akin. Akala ko bida, may dahilan kung bakit kayo magagalit. God intended it for good. Hindi pala ako bida. Darating ang panahon na magkakaroon ng 7 taong taggutom at hinanda lang ako ng Diyos. Naiintindihan ko kung paano mag-manage ng mga gutom. Salamat sa Diyos na nalagay ako sa preso. Ako nag-manage ng mga taong gutom doon. Naiintindihan ko na paano maging manager ng isang napakaraming tao sapagkat sa bahay ni Ptr, naging manager ako. Lahat ng sitwasyon, may dahilan. Walang sayang na karanasan. God intended it for good. Pagka ang Diyos ang sumusulat ng kwento ng buhay mo, walang karanasan na sayang. Walang karanasan na sayang. Ang nagsasayang lang ng karanasan tayo. Pero ang Diyos, lahat ng karanasan na kailangan mo para matupad ang plano niya, ibibigay niya sa iyo. There is no such thing as an accident. Amen. In order to preserve a numerous people as He is doing today. Last chapter ng kanyang buhay, sinigurado niya na hindi iba ang gagawa ng script. Bata pa ako, Diyos, nang gumawa ng script. Nasa tiyan pa lang ako. Lahat ng suffering ko sa childhood at survival, Diyos din ang may gawa. Yung early adulthood ko hanggang middle, nakita ko ang Diyos. Nagkaroon siya na ako ng anak na Ephraim at Manasseh. Ngayong namatay na si tatay, sinasabi ko sa iyo, hindi magbabago, Diyos pa rin ang may gawa ng buhay ko at sulat. At sabi niya, pag ako namatay na, at hindi naman laging ganito ang Egypt, hindi laging ganito ang Hong Kong, aalipinin kayo rito, isang araw dadating ang Diyos sa inyo, pag dumating yon, huwag niyong iwanan ang aking bangkay dito, ang aking mga buto, iuwi niyo na lang sa lupang pangako. Pati yung kwento ng aking buto, hindi dito magtatapos, magtatapos ito doon. Kasi gusto kong ang Diyos ang makita, maski sa natitira pa sa aking katawan. Joseph died being 110 years old. He was embalmed and placed in a coffin in Egypt. Conclusion. Tapos tayo mga kapatid. Then his brothers also wept, fell down before him and said, "We are here as your..." Umiyak sila nung makita nilang umiiyak si Joseph. At ang iyak ulit ni Joseph, hindi iyak sa tatay niya, iyak doon sa bakit ganyan ang tingin niyo. Nung nakita nilang umiyak sa Joseph, umiyak din sila. Dumapa sila kay Joseph, hindi sa Diyos. Ang sagot ni Joseph, "Ba't kayo dumadapa sa akin? Am I in the place of God?" Joseph brothers read his story but they did not see God. Ba't hindi nila makita ang Diyos sa istorya ng buhay ni Joseph? Kasi si Joseph pa rin ang tinitignan nila, hindi ang Diyos. It is not I, it is God. Am I in the place of God? Am I between you and God? Ano ang pinapakita ng mga pangungusap na yon? Joseph saw God in every chapter of his life. When he experienced suffering, survival, success, and most important, significance, only by including God was he able to interpret his life correctly. Ultimately, Joseph was able to show that he is just a co-author. Because God is the author of our lives. Kumusta yung kwento ng buhay mo? Kumusta yung kwento niyan? Kumusta yung mga hindi tapos na chapter? May pagkakataon pa. Tanggalin mo yung stapler, buksan mo sa Diyos. Mukhang pangit ang naisulat dito, Panginoon.
Sila kasi nagsulat, ako kasi nagsulat. Pwede ba sinusuli ko na boldmin ko sa iyo, Lord? Kahit na minsan hindi ko maintindihan kung ano sinusulat mo, basta tiwala ako, ikaw na ang sumusulat, hindi na ako. Kasi sinubukan ko sila magsulat, pangit ang lumalabas. Sinubukan ko ako magsulat, pangit ang lumalabas. Yung mga pinaplano ko, mga pinlano ko, hindi nangyari. At ang mga nangyayaring blessing, maliwanag na maliwanag, hindi ako ang nagplano. Ikaw yun, Lord. Sa'yo na. Meron bang mga chapter sa buhay mo na gusto mong isulat at interpret? Gusto mong balikan, baguhin yung nakasulat, pwede pa, buhay ka pa. Hindi pa naglalagay ng Diyos ng period. Wala pang wakas yung huling chapter. Ang aking inaasahan, makita natin sana ang Diyos habang ating nire-review, binabasa, nire-rewrite ang istorya ng buhay natin. Minsan po, nagkaroon ako ng struggle sa Panginoon na parang nag-aagawang kami ng Panginoon sa ballpen. Tinatanong ko sa Lord, Lord, ba yung bang mga sinusulat mo dyan, yun ang nangyayari sa akin? Eh di kung ganun, di para na lang akong robot. Naisulat mo na pala eh. Di kung ano man mangyari sa akin, eh dahil sinulat mo na, robot na lang ako. Pero Lord, hindi naman maganda na kung ano ang isusulat mo dyan, eh dahil sa ginawa ko rito. Alin ba talaga? Nangyayari dito dahil sinulat mo dyan? O kung ano ang nangyayari dito, yun lang ang isusulat mo. Pangit naman yung kung ang isusulat mo dyan, ay yung ginagawa ko rito, ang daming pangit doon. Kung ako may control ng ballpen, pag ikaw may control ng ballpen, robot lang ako. Pag ako may control ng ballpen, pangit ang may isusulat. Ano ba talaga, Lord? Sino ba talaga sa ating dalawa? Naintindihan niyo po yung struggle ko? Naintindihan niyo po? Minsan napagod ako, sabi ko sa sakon, Jeff, pengang pera, gusto kong maglibang. Anong gagawin mo? Ang init-init dito sa bahay, doon muna ako sa sinid, doon ako matutulog. Alam ko mga sinihan sa Pilipinas, halos wala nang nanonood. So, punta ako ng Robinson, punta sa sinid. Ako lang nga mag-isa. Tapos mamaya-maya, na-imagine ko na ang Diyos kasama ko sa sinid. At na-imagine ko na yung huli kong hininga, ah Lord, thank you, salamat sa buhay ko, salamat sa kwento ng buhay ko. At yung susunod kong dilat, kasama ko na siya, na siya ay, anak, nandito na sa kabila, manood tayo ng sine. O sige Lord, gusto mo ng popcorn? Sige Lord, sige. Anong gusto mo ng soft drink? Alam mo na yun Lord. O sige, bibili ka tayo Sprite. At pagkatapos, pagdating namin sa loob ng sine, Lord, wala yatang ibang nanonood. Special ka eh. Ikaw lang. Nandito tayo, pag-upo natin, maganda to, nak, maganda tong isusul. Maganda tong pinroduce ko to eh. Ang ganda nito. At pag nahabang nanonood ako, parang kilala ko yun ha. Nanay ko yun ha. Tatay ko rin yun ha. Eh Lord, kwento ko yan eh. Maganda yan. Nagtataka ako, bakit siya nagagandahan? Maganda yan. Tapos mayroong susunod, alam ko na yung susunod na chapter, pangit. Yung susunod na chapter, naka-stapler kasi. Nakakahiya. Sana wag niya, kaganyan ako. Siya naman. Ako naman. Tapos, inaabangan ko ng inaabangan, wala. Ba, ang ganda? Lord, yung chapter na yun, ano yun na? May pangit dun eh. May nagawa akong pangit. Ang pangit. Nasaan yung chapter na yun? Edited na yun. Humingi ka na ng kapatawaran eh. Deleted na yun. Salamat, Lord, salamat. Praise God. So, hindi na ako natakot. Nawala na ng takot. Ang galing mag... Mamaya, nakita ko, ay, yung susunod dito, Lord, ang galing ko. Ang galing ko, Lord! Yung susunod dito, manood ka! Ang galing ko! Manood ka! Huwag mo alisin ang mata mo. Ang galing ko dito, dinabangan namin. Nasaan yun? Abay, lumagpas na. Lord, ba't nawala? Ba't inedit mo? Tinanggap mo na yung ganti mo eh, pinalakpangan ka na roon eh. Tinanggap mo na, na-reward ka na roon. Huwag ka nang sumingil dito, naningil ka na roon eh. Maganda pa rin. Hanggang sa makita ko, sa istorya ng buhay ko, na yung sa akin mahalaga,
hindi pala mahalaga sa Diyos. At yung mahalaga sa Diyos, ang nilitaw niya sa istorya ng buhay ko. Minahal ko anak ko, minahal ko asawa ko, nalagaan ko mga apo ko, nagturo ako, significance, significance, hindi action, hindi performance, hindi success, hindi suffering, significance. At dinala ako ng Panginoon hanggang doon sa namatay na ako na hindi ko nakita. Ang nakita ko lang doon sa kwento ay yung huling na ang dami-daming nakasabi dyan sa katawan ko. At sabi ko, Lord, yung huli kong hininga, pangako ko sa iyo, ha? Baya mo masabi ko muna sa iyo, I love you. At thank you. Thank you, Lord. I love you. Huli na. Tayo na tayo, Lord. Hindi pa. O, namatay ka na. Pero may nangyari pa na hindi mo nakita. Nakita kong ang daming umiyak. Nakita kong ang mga kamag-anak ko. Nakita ko mga taong hindi ko akalain i-appreciate yung buhay ko nandoon. Nakita ko nung ililibing ako na halos lahat sila nandoon. At yung mga kwento na sinasabi nila sa akin, yun ang dahilan kung bakit ako nabuhay. Yung kwento na narinig, naging mabuti siyang tatay, naging mabuti, naging mapagmahal siya sa Diyos. Itinuro niya sa amin ang magmahal sa Diyos. At sasabihin ko kay Lord, Lord, ang galing mo, Lord. Ang sasabihin sa akin ni Lord, ang galing mo. Hindi, Lord, ikaw ang magaling. Hindi, ikaw ang magaling. Hindi, Lord, ikaw talaga ang producer eh. Eh, hindi, kwento mo yun eh. Hindi, Lord, ikaw yun eh. At sasabihin ka, tatapikin ako ni Lord, sasabihin sa akin, anak, sa nagmamahalang kagaya natin, hindi na mahalaga kung sino may hawak ng ballpen. Sa nagmamahalan na kagaya natin, ako'y mapagmahal na tatay. At kahit ako may gawa, sasabihin kong ikaw. At dahil mahal mo naman ako, sa tindi ng pagmamahal mo sa akin, kahit na ikaw minsan ang may gawa, sasabihin mong si tatay yan. Yan ang aking ama. So nasagot na yung tanong ko, sino ba talaga may hawak ng ballpen? Ang sagot, sa nagmamahalan, hindi mahalaga yon. Sapagkat lahat ng accomplishment ko, sasabihin kong kay tatay, at lahat naman ng accomplishment ni tatay, sasabihin niyang dahil sa anak ko yan. Amen. Kumusta kwento ng buhay po ninyo? Gagawin po natin, mananalangin tayo, at pagkatapos, pwede bang sabihin niyo sa katabi niya pagkatapos ka mag-pray, pwedeng pahiram ng tenga, may kukuwento ako sa iyo. At pag pinahiram mo tenga mo, tenga lang ha, tenga lang. Naintindihan niyo yung tenga lang, walang ikukuwento ang bibig paglabas. Ngayon, pagka sinabi niyang, pahiram nga muna ng bibig mo para ipag-pray ako, sige, pahiramin mo yung bibig mo, ipag-pray mo siya, na baka marami siyang kwento sa buhay niya na kailangan niyang gamutin at isuko sa Diyos. Amen? Tanungin niyo muna yung katabi niyo ngayon bago tayo mag-pray, mapapahiram mo ba ako ng tenga mo? Okay. Tanungin mo rin siya, mamaya, kailangan ko yung bibig mo para ipag-pray ako. Pahihiramin mo din ba? Okay, pwede po. O sige, tigda dalawa na lang po. Huwag nang tatlo, dalawa lang ha. Manalangin po tayo ngayon. Panginoon, ang sarap Panginoon na meron pong mga kasama na pwedeng katulong namin na magbasa ng kwento ng aming buhay. Pupwedeng kasama namin Panginoon na magtatanong sa amin kung pupwedeng baguhin yung ibang chapter, yung ibang pangungusap. Yung mga malulungkot na bahagi, mga kasama namin sa buhay na pwede po naming makinig sa amin at pagkatapos, tanungin kami, nakita mo na ba Diyos dyan? Dyan sa chapter na yan, ano nakita mong ginawa ng Diyos? Ano ba sinusulat ng Diyos dyan? At ano ba ang gusto ng Diyos na ipakita mo? Baka may itataas ka pa ng grade dyan. Salamat Panginoon, dito po sa church na ito, ang mahalaga ay hindi po yung makinig. Ang mahalaga, Panginoon, ay tulungan ng mga taong magbago ang kwento ng kanilang buhay.
Adalangin ko habang ang tigdadalawa ay nagpapahiraman ng tenga at ng bibig, ikaw yung ikatlong kasama nila sa kwentuhan. Ikaw, Panginoon. At ipakita mo kung nasaan ka sa kwento. Salamat po at pagpalain mo ang kwentuhan nila ngayon sa iyong pangalan. Amen. Okay po, 5 minutes.